Sabi mo, sir, pag sinabi ng iba na di pangmasa ang presyo ng gitara nyo na dapat mura kasi gawa naman dito sa Pilipinas, ang mga materialis, local woods at gawang Pinoy, dapat mura, medyo hindi abot kaya sa marami ang presyong 20K, which is true pagdating sa price na hindi kaya. Now, in our side, no, it's nothing to do with other way. Magkakaiba kasi tayo ng ano eh, kung paano natin pinapatakbo, paano natin tinitignan yung mga taong nagtatrabaho sa atin, at kung paano rin kami tumitingin dun sa product na ginagawa namin. I'm not saying na mali yung paglalagay ng presyo, mali yung paglalagay ng presyo ko. No. Now, in our case naman, nagko-costing tayo in terms of number of hours. Para mas madali nating tignan, no, magkano ba yung minimum wage ng mga tao. Now, in our case, dito sa amin, ano, I give my team higher than the minimum wage. Fair enough. Hindi ko naman pwedeng baratin yung tao. Ayoko rin baratin yung sarili ko. So, I give them the right price. Ano ba yung equivalent nun? I-maintain rin kami ng quality. So, ang ginagawa talaga namin sa shop, gusto talaga namin magparami ng gawa. Para at least malesen yung mas marami yung nagagawa, madadami yung quantities. Pero ang pinakauna na sasacrifice namin sa current status namin is yung quality. First of all, yun, first things first. Bakit ba kayo nandito? Ba't kayo tumupo nagpa-follow sa atin? I think the answer is alam nyo yung quality. Meron kayong nakikitang something with the quality that what we are doing. So, nun, given na yun yung na-establish namin, yun yung kailangan gusto rin namin i-maintain. Yung quality. It's sad na hindi talaga para sa lahat yung presyo na yun. Kami rin sa side namin, no, we are still doing our best. Marami pa kaming R&D na ginagawa. And actually, ano, ang dami na pumapasok sa amin. May mga costing kami ginagawa ngayon na it's more than what we thought based on number of hours. No. Sadyang sa ngayon, hindi talaga ganun kababa yung kaya namin presyo. Hindi rin ibig sabihin na porket local wood, no, ay mura na yung tingin natin. So, isa rin yun sa gusto nating, kung gusto nyo pang malaman yung dig more information talaga, no, just try to dig more doon, kasi nag-upload kami sa page namin ng mga process kung paano namin ginagawa, bakit unti-unti na namin yung pinapakita dito sa page namin na at least meron kayong idea. Reason behind. At kung naging madali na lang yan sa tingin nyo, it takes hours, numbers of years, number of hours para aralin yun. Kumbaga, paano ka ba nagiging inhenyero? Diba? Ang dami mong research, ang dami mong aral, walang tulugan para maging engineer ka, maging isang doktor ka. So, hindi naman kami ganun. Hindi naman ganun yung profession namin. Pero, yung passion namin, yung mga ginagawa namin, binubus din namin doon. And I think it's fair enough for us to say na yung mga tao namin, no, magkano ba yung minimum wage nila? Para, kasi may mga pamilya rin yan eh, may mga pangangailangan yan. Ayoko rin i-compromise yung kita nila doon. I mean, what's the point na nandito sila kung hindi naman pala kayang i-establish ng small na business na to yung mga daily needs nila. Ayan. So, sa ngayon, di namin kayang habulin yung quantity, numbers of instrument na kaya nang i-produce ng mga imports. And hindi ko naman sinasabing mali yun, no? Mali kami or mali kayo. Meron rin kami reason behind sa side namin. Dun sa mga nakaka-intende or happy, dun sa mga naalam kong hindi kaya, you know, maraming salamat kasi nanonood kayo, naka-follow kayo, nai-inspire kayo. And if mayroon kayong tanong kung gusto nyo mag-try to build, mag-share naman kami dito ng information eh. Ayan. Para at least naman, kahit pa paano, know the cost behind. Know the reason behind the cost. Kasi hindi naman yung instant, ay gawa nang alaman yan. Ganito na yung presyo niyan. Hindi ganun. No. So, hindi rin kami malaking negosyante na kahit lagyan lang namin ng 10 pesos each yung isang gitara, pero isang 1,000 gitara or isang hundreds of thousand pieces of instrument, ilan yun? Pag i-multiply mo, kahit 10 pesos each lang yung nakukuha nilang puhunan, hindi rin kami ganun eh.
Sabihin natin na yung presyo ng kahoy ng per board foot natin kasi chimney na yun. Ay, lagyan na lang natin ng coconut shell. Magkano ba yung bintahan ng coconut shell sa inyo? Diba? Sobrang mura. Pinapanggatong lang yan, inuuling. Pero, tinitignan nyo ba yung labor of cost? Kung paano nagiging ganito yan? Paano ba yan? Saan yan? Yung fruit of labor ng team. So, hindi ko naman pinipilit, no? Pero, yun yung journey namin, eh. Kung pupunta kayo rito, titignan nyo kami, hindi kami mayaman. Natutuwa kami sa ginagawa namin. Na-inspire kami sa mga taong naniniwala. We share kung ano pa yung kaya namin i-share para kahit pa paano matulungan. At may mabigyan din namin ng konting education based sa mga natutunan namin, yung mga taong open to learn or to know more about us, kung paano kami napadpa dito. Kasi alam ko, kayo, may mga pamilya kayo, may mga anak kayo, alam nyo exactly kung ano yung budgeting. Ito lang yung pinakasya, in short, no? Please, no? Try to dig information behind the cost. Tingnan nyo, ano ba yung reason behind the cost? Ano ba yung journey ng isang Jimmy Lina or Mahogany pa na napunta ng gitara? Hindi naman yan pagtumba ng Jimmy Lina after a week, isang buong gitara na yan. No? Try to understand the process kasi meron yan dahilan, eh. Hindi talaga yan instant. Kaya, sa totoo lang, meron kaming CNC machine dito na may mga parts na hindi nga siya ganun ka-efficient at the same time. Again, best kami dun, rin, is to make more consistency dun sa product namin. I'm not encouraging anyone rin talaga na kumuha na agad ng CNC kasi hindi rin biro yung presyo. Kaya kami lang, we're lucky na nagkaroon kami ng team na marunong dun sa part yun. And siya yung nagiging in charge. Ayan. Ako, konting idea lang. Pero yung nag-ooperate, yung operator ng machine namin, it takes him. Yun yung journey niya. Mga 5 ganun of digging more information. Kasi hindi siya instant na aralin yung ganun. So, sa tingin na iba, madali na lang sa amin. Pero yung journey on how we end up this way, ang daming nangyari. Ayan. So, ito naman ay pinapasa namin dito sa mga kasama namin dito sa shop. And again, may reason behind the cost. Custom, hindi kami kumikita ng hundreds of thousands sa isang pong, hindi ganun. Hindi kami yung negosyante na kukuha kami sa isang factory, ilang gitara ba gusto nyo? 100 guitars, thousands of guitar. Sige, go. Kahit papatong lawa ng tigsasampu dyan, 1,000 guitar within a week, kung kaya mong ubusin, magkano kikitain mo. Gagalingan ko lang sa advertisement, ganito, ganyan, hindi kami ganun. No, wala kami ganung pera na kayang ilabas. Paano na kami? Kasi ako hindi ako lumaking ganun, eh. Actually, ang daming battles against me rin na nangyari. No, yung paglagay ng presyo, hindi rin ganun kadaling ilagay yung presyo na yun. But as your team grows, nakikita mo yung mga pangangailangan nila, how would I encourage them to stick with this journey together with us? Na hindi mo naman kaya bigyan rin yung pinaka-basic na pangangailangan niya, which is the enough amount of money na kaya niya isustenta sa pamilya niya. So for me, it doesn't make any sense na. No? Gusto ko nga yung ginagawa ko, ang dami ko, pero ano ba naman yun? Sagad na ako masyado. Hindi ko nakakayo. Halos kayang bumili ng ganito. Ganyan kasi yung number of hours na ginugol mo dito is not enough to support your family. Parang ganyan. Ako, swerte ako. Ay, hindi ko naman sasabing swerte. Kasi may trabaho yung asawa ko. Ako naman nandito. So, if kami lang dalawa, kaya naman namin mag-finance kahit pa paano. Ako dito, meron din yung sa mga sariling mga pangarap nila, no? So, ganun. Hindi naman kami hire dito, hindi naman yung salary nila as good as an engineer or sana doctor. Pero hindi rin naman namin sila binibigyan ng salary na ang baba naman dun sa mga minimum, ay yung mga wages na ganito ganyan. So, yun namang ako mismo, myself, nakikita ko sila, happy naman sila sa natatanggap nila for daily needs na kinakailangan nila. Konting savings, kumbaga. So, ganun lang. So, kung hindi nyo afford,
baka hindi pa ngayon, baka in the next few years, kaya naman pala, kaya na pala. Now, just take your time, no pressure. Yeah. So imagine, you know, let's say for example, para mas madaling imat natin, 500 a day. Making one piece of coconut shell, hindi pa kasama yung materials na ginagamit mo, hindi pa kasama yung bill ng kuryente mo, hindi pa kasama yung everything you invested in your tools or whatsoever. Stick na lang tayo dun sa daily ninyo. Nung nagsimula ako, it took me 2 days just to build one. 7 days para mabuo yung bindings ng gitara with coconut shell. Hindi pa kasama yung, kasi hindi mo naman kinikwenta yung pag-simulate mo whatsoever ng mga design eh. Gusto mo lang mapakita yung produktong nagagawa mo. At the same thing, after cutting the woods, hindi naman yun nga. My journey yan na dadaanan. From saw milling, drying, planing, yan, ganito, ganyan. Kahit pa paano, let's be fair enough na lang rin siguro para sa mga taong na dito sa ano, sa part na to ng journey nila, no? Kasi ganun din ako dati, hindi ko, I'm not saying na pangit yun, kasi ganun, me, myself, ganun talaga ako mag-isip dati. Kung hindi lang ako naimbitahan ng research, kung hindi ko ako naka-experience ng trabaho dati kahit waiter lang na may mga presyo pa lang ganito kamahal sa isang restaurant, ganito, ganyan. Hindi ko rin maintindihan na, uy, ganito pala talaga, no? Bakit yung restaurant ang presyo ng ganito, ganyan presyo pag, for example, manok. Pag nasa restaurant, ba't ganyan yung presyo ng manok? Pag punta mo dun sa gilid, ganito yung presyo ng manok. Ay, pareho namang manok yun, parang ganun. Sobrang dami natin ng mga local luthiers, no? Para bang me, myself, no? Meron akong certain motorcycle na gusto, pero hindi ko afford yung brand. Pero kaya siyang ibigay ng other mga ano na brands. Pero syempre, hindi ko rin yung gusto ko. Pero hindi ko naman ipipilit. For example, si Yamaha na, oy, Yamaha, gumawa ka ng motor na ito. Ito na yung kaya kong afford. Hindi naman ganun. So, I actually take my time, no? Na hopefully one day kaya kong afford. Kasi naiintindihan ko naman yung costing nila, yung mga dinaanan nila. The fact that we started the coconut shell is to give sustainable products and raw materials. And with that kind of visions, ganun na rin namin na-apply sa mga team namin na sustaining na rin yung magiging kita nila at the same time. So ano ba yung ginagawa natin? Ayun, we're glad that you guys are nagkaroon ng encourage to follow us, na nakikita nyo, natutuwa kami. Ngayon, naka-live tayo, nandiyan kayo nanonood. So yun, sobrang nakakataba ng puso yun. Yun nga yung reason na naiinggan nyo akong mag-live dahil sa inyo. Kasi isa ako sa taong ayaw kong ma-expose. Pero eto eh, nandito eh. Sobrang natutuwa ako. Natutuwa kami ng team. Yung mga kapatid ko, yung pinsan ko, nakasama ko sa team. Sinasabi, Kuya, hey, tingnan mo, dumadami yung ano, nanonood sa ano, ganito, ganyan. Ayun, sila na mismo natutuwa na, na-inspire na.